Yan, live dito sa Unified Products Services, Unified Radio TV, live from Marilao. Marilao, Bulacan. Good morning, Sir Rico Raimundo. Yan. Yes, Sir Diyos. Apo, ano po yung magiging training natin today? Siyempre, kagaya na sinabi ko kagabi, what it takes to be a success inside or during this time of pandemic. Especially, di ko itatago na kahit ako na bahala first day nung lockdown, since siyempre, virus hindi nakikita, maraming iba't ibang, siyempre, yung damdamin, yung fear, pero yung fear naman sa akin, hindi sa sarili ko, dun sa family ko, Sir Jones. Oh, tama. So, yung title natin, is what it takes to be successful. Yeah, the five key elements, Sir Diyos. Ah, the five key elements. Yes, the five key elements. Sa lahat ng makikinig ngayon, Sir Diyos, na Unified Dealers, mas tataas yung confidence nila na tama yung kumpanyang sinalihan nila ngayon. Tama. Tama yung produktong hawak-hawak nila ngayon. At tama yung career na pinili nila. Kaya exciting yung hapon wow, natin. Wow, grabe. Napaka naman natin yan. I'm really praying, no, na mabigyan kayo ng isang malamang, isang inspiring, maging blessing sa inyo yung ating topic ngayon, that you will know that it is indeed a God's answered prayer na yung kumpanya mong Unified ay talagang pato. So the title again is the five key elements or what it takes to be a success inside or during this time of pandemic. Good morning sa inyong lahat. To start, these five key elements, mga partner, ay kung kayo ay palabasa din ng libro, way back, maraming networking gurus ang gumawa ng napakaraming libro, even here in the Philippines, to name some, no? Ay marami talagang mga network leaders, hindi lang sa ibang bansa kundi sa Pilipinas. They are trying to make a book, no, na para makapagbigay ng tips or makapagbigay ng empowerment. But one book that I'm really thankful is kay Peter F. Drucker, yung kanyang libro na Innovation and Entrepreneurship. Dahil dito sa librong to ay tinakil yung five key elements or limang bagay na titignan mo pag ikaw ay nasa isang networking company. Dapat lahat yung lima na to check. No? Checklist ito. So sa dami-dami ng kumpanya, tatanungin na bakit Unify? Bakit ito yung ilang dami namang networking company? No? So para mapatunayan mo yan kung ikaw ay Unify, dapat makita mo yung lima na elemento or the five key elements according to Peter F. Drucker. So number one, papariwanan ko mamaya, market trends. Number one sa five key elements, market trends. Pangalawa, yung company itself, yung kabuuan. Pangatlo, yung produkto. Ano ba yung produkto yung binibenta? Pang-apat na napaka-importante, of course, kung nagbebenta, nag-aano, paano kang kikita? The compensation scheme. Paano kang kikita? Ayaman ka ba? At yung panglima, that absolutely, of course, not the least, yung timing. Timing ba ngayon? Timing ba yung Unify? So, isa-isayin ko, market trends, company, product, compensation scheme, and yung timing. Kaya nga pag sa isang bagay, yung lima na to, pag checklist, I tell you, kung hindi ka man member ngayon ng Unify, shout out sa lahat ng hindi member ng Unify, they wanted to join the training, online training, you are free. No? Dahil ang Unified, hindi naman kami nangangakoy sa ibang aquarium. No? Itong maganda sa kumpanyang ito, we never do that sa mga ito. But if you wanted to join, no? Dahil yung produkto naman namin ay iba, why not? Pag-negosyo ka ng online. Again, I'm praying na habang ako po ay nagkakandak ng training, yung 5K elements, buksan ito yung isipan mo kay Unified. No? Number one, yung market trend, pag-usapan natin. Trending ba yung negosyong ito? Pag ikaw ba magninegosyo, ikaw nag-unified, sigurado ba na nakapasok ka doon sa number one na key, yung market trends? Una, dahil Unified Products and Services,
i-ano ko muna yung services. I-jump ko muna ng din yung wellness. Alam nyo ba, nasabi kay Peter F. Draper, wellness industry is growing at least $250 million per day. $250 million. Pag nasa wellness, yung buong mundo ngayon, yung wellness industry, grabe, papaliwanag mamaya, anong pagkakaiba ng wellness industry sa sickness industry na meron ng Western companies? Second of the market trends, napakaraming produkto ni Unified, pero isa lang yung ipitik ko muna ngayon, di ba? Marami sa atin, favorite yung ganyang produkto, ganyang produkto, na gustong pumaya, ito yung produkto. Pero alam nyo ba na meron tayong produkto sa Unified na grabe pag nalaman mo, market trends or trending talaga ito. And that is none other than coffee. You know, mamaya bibigaw kayo ng magagandang pass sa coffee. Coffee is the second largest industry or commodity in the world. Next to oil. Pangalawa sa langis. Grabe. Kung napaka-importante ng langis, alam nyo ba na maraming tao hindi yata magubuhay nang hindi nagkape. Hindi ka pwedeng gumising sa umaga nang wala kang kape sa lamesa mo o sa pagkainan. Tama? Now, number next, over 70 million energy drinks are purchased every day. Ba't sinabi kong energy drinks? Hindi mo nakakalimutan o nakakalimutan ng partner. We have this energy drinks sa atin. Ako especially, kauubos lang last week yung Garcinia Cambogia. It energizes me. Pinabahan ako nung time, masama katawan ko, parang, you know, binutbog ko talaga yung katawan ko, my family knows this. Talaga binutbog ko katawan, naubos yung, ista ko dapat na Garcinia Cambogia 1 month, naubos ko ng 2 weeks. Grabe ka. Of course, market trends, yung home base or MNBs are exploding. Alam natin yan, mga kayunipan. No? Hindi at pag-usapan, sabi ni Paul St. Pibser, noong 2010, sinabi niya na to sa economy ng US that additional $1 trillion will be devoted to the wellness business. Nangyari na yun, 2020 ngayon. Alam naman natin na kahit sa Mercury Drug Store, andyan na ngayon yung mga herbal products. Kung titignan mo, wala nang question ngayon pag nag-alokan ang mga wellness products, organic products. Matter of fact, may mga doktor ito, shout out sa lahat ng doktor na meron tayo, especially Doc Lynette Pagatpatan. May mga doktor, iring Bulacan, nag-o-offer sila pagka nagpa-check up sa herbal products. You just believe, no, na ito na talaga yung trend, market trend. So, to differentiate the sickness industry sa wellness industry, kasi importante pag member ka ng Unified, alam mo yung industriya na kinapapalooban. Alam mo yung industriya na ginagalawan. So ano ba yung sickness industry sa wellness industry? Now I will define the sickness industry, no? Sickness industry is the products and services are provided reactively, nagre-react na lang sila. At yung mga tao ay mayroon ng existing disease. So ang objective, ang purpose ng mga nasa sickness industry, yung mga pharmaceutical, eh gumawa ng isang produkto para sa mga may sakit. Ikaw may ubo, bigyan ka ng ganyan. So, yun yung sickness industry. Bilyon-bilyong dolyari siya. No? Yun yung ginalawa nilang mundo. Yun yung mga nasa sickness industry. Ngayon, ito kaya minsan nangyayari na nadadali tayo ng iba. Kasi biglang nag-boom yung wellness industry. Why? Kasi kung titignan mo yung datos, mas marami pa rin pala mga pa-unified. Yung tao walang sakit, sa may sakit. Bigyan ko lang kayo ng isang magandang halimbawa. Sabi nila maging positibo sa lahat ng pagkakataon. Pero isa na talagang hindi ka dapat magpositibo sa COVID. Okay, pag magpositibo ka sa COVID, eh, tepo ka. Kaya dapat pag sa COVID, negative tayo. Tama, mali. Ano lang yon, medyo hapyaw lang yun, parang Joey De Leon lang. Wellness industry, if I may define it, products, our products and services are provided kung ang sickness industry ay reactively, tayo proactive. Wala pa yung sakit, ililimit na natin. Ako, nitong mga past days,
pag nagtatanungan sila, dahil ang hina talaga ng net, no? Lalo last week. Walang mapalugdan dito, wala. Pinugbog talaga namin yung katawan namin sa sinabi ko ang ina-absorbency. Grabe, hindi ako nag-alam ng Diyos ito. Tapos, nakita ko yung mga binigay sa akin ng prismatic produkto. Puro karton pala eh. Talagang tinray ko talaga, inanok talaga. Tinake-off. Why? Because wala akong COVID. Tapos kung lumakas katawan ko, yun yung kinuha ko. No? Kaya yung wellness industry, that is the industry we belong. Our products and services provided proactively to healthy people without an existing disease. Wala pang sakit. Kaya kung makikita mo, market trend ba tayo ngayon? Partner, I tell you, kung marami yung nagpo-positibo sa COVID, tingnan mo yung datos. Sa milyon-milyong Pilipino, nasa 5,000 pa lang yata. So, nahandun meron ng mga frontliners na tumutupok sa kanila. And we are really thanking the Lord for their lives sa mga frontliners. But then again, tignan natin yung mga wala pang sakit ng COVID. Alam ko, 100% ayaw nilang magkasakit. This is the time, Unify, doon sa mga members na may account, sa mga members na actively doing the business in FB or any other form of social media. This is the high time for you to offer our products to those quote-unquote healthy people. Why? They don't want it to have this trending. Okay, kayo na sumagod. Trending. Yung mga wellness products kaya. Tama. Now, kung makikita mo, pag trending ang business mo, sigurado pagyaman mo, hindi pagkita lang, mga kayo. Hindi pagkita lang, ha? Kasi pag trending yung business mo, pinag-uusapan, hindi kikita. Ang kinikita, eh, alam mo, ang ibig sabihin, teka lang po, yung aking battery. Gayaman ka talaga. Kasi trending. Ang negosyong, basta negosyo lang basic, na hindi trending, parang normal lang, kikita ka. Pero pag natapatan mo yung negosyo mo, pag-uusapan natin dito, wellness pa lang, hindi pa yung online, hindi pa yung service. Mga kayo, friend, binibigyan kita ni Nike. Sinasabi ko ito lagi sa training and I'm really excited. Para doon sa mga bago maririnig ako sa iba't ibang panig na lugar na inaabot ng training na ito. Tignan nyo yung agurado ko pagpunta niya sa SM Department Store ng Plant Pair. Kung saan-saan pa man. May makikita ka dyan, malaking parte ng section ng bawat department store na kalaan sa mga baby food. In 1945, sumikat yung Gerber, yung maaman, yung kumpanya na yun, mga tao ng beta ng baby food. Bakit? Market trends. Ang dami pinanganak na sanggol after the World War II. Ang dami pinanganak. Sabi ng negosyante ng Gerber, gawa tayo ng pagkain para sa mga sanggol, sa infant. Eh, ang dami. Trend. Yung maaman. 10 years after that 1945, here comes 1965. Malalaki na yung mga batang pinanganak. Primary school sa nag-trend. Trendy. Dami pinag-i-error. Wala namang magulang. Hindi ka papayag na hindi pa tinuloy yung anak mo. Minsan nga, may mga magulang. Di bali mahal ang tuition fee. Basta alam mo tama yung school. Tagal tayo ng 10 taon, 1965. High school na yung iba doon. Nag-college na iba. Lumakas ang food chain. McDonald's is one. In 1965, pag meron kang $1, meron ka ng burger, may soft drinks, may french fries. Talon tayo ng 20 years, 1985, graduate na itong mga batang ito. Pilipinas tayo, umaman si Senator Marilu. Real estate. Bakit? Ako, graduate na ako, gusto kong humiwalay sa magulang ko. Kuha ko. Trending yun. Ngayon, yung mga nasa subdivision, noong 1995, naging trending sa market yung mga superstores. Ano ito? Ito yung mga discount stores like for example, 7-Eleven, Minista. Kasi yung unang lumabas sa subdivision ko eh. Pupunta na lang ako dun sa kung saan may pinakamalapit na convenience store.